Hello, magandang araw po mga ka-survive. Ngayong araw po na ito ay meron pa ako sa inyong bagong ituturo about sa capacitor po. Dalawang klase ng capacitor. Ito po ang run capacitor at ito ang starting capacitor. So ituturo ko po kung anong pagkakaiba nila. Ito po yon. Hindi pa natin alam kung okay pa ito o hindi. So kailangan natin gumamit ng tester. So ito po ay meron po siyang mga ratings dito na 30 microfarad, 450 volts AC ito po. So 30 microfarad, 450 volts AC. Yan po ang kanyang voltage rating. Ginagamit po ito sa mga compressor ng aircon. So titignan po natin kung ito po ay gumagana pa or okay pa siya o ano. Hindi na. Gagamitin natin ng ito pong tester natin, lalagay natin sa capacitor na ang arrow po, ito pong puti, may arrow yan. So, ilalagay natin siya dyan muna sa resistance reading or continuity reading at may dilaw na kulay, yan po. Yan ay capacitance para sa capacitors po, pagsukat ng capacitor. So, may iba pong mga clamp meter na walang ganyan. So, kung kayo po ay bibili ng clamp meter, dapat po kung kayo ay mga aircon technician, or technician, halimbawa sa mga electrical, kasi minsan sa mga ganyang klase ng trabaho, hindi maiwasan magsukat ng mga capacitors. So ito po ang bibili nyo, dapat merong, titignan nyo po na merong capacitance sa reading. So yan po. Okay, titignan po natin itong capacitor na ito kung okay pa siya. So let us see. Pipindutin nyo lang po itong bandang dilaw na ito para sa kanyang capacitance reading. Ang kanyang microfarad is 30, so kailangan may lumabas na 30 dyan. Or plus or minus 5%. Okay, 30.5 ito po. So okay pa, basahan ay 30.5 microfarad. So ibig sabihin, ito po ay okay pa. So hindi okay pang gamitin to, hindi pa naman po siya lumulo. Kasi ang usually pagkasira ng capacitor, wala ka nang marireading dyan, zero reading, or makikita mo grounded siya sa body. Okay, titingin tayo ng sirang capacitor. Ito po, dual capacitor po ito, pwede sa fan. O tama, ito ang common, ito ang para sa fan, ito ang sa compressor, hern. May mababasa kang hern dyan, ito natatabunan lang, pero hern po ang mababasa natin dyan. Hern or herm capacitor, common at fan. Tignan natin po kung okay pa siya. Sukatan natin sa common, from common to fan. Oho, walang reading. So, ibig sabihin, sira itong capacitor na ito. Ito po, mawala din. O, so, ibig sabihin, ito ay sira. Ah, leaky capacitor. Ito po, na makikita natin dito na may oil siya. Naglalangis siya. O, ayan. So ito po ay leaky na siya. So yun po ang mga run capacitor ito po. Titignan natin, run capacitor. Ito, 45 microfarad, 450 volts AC. Ayan po. So ito po ay 45 microfarad. Titignan natin kung may 45 microfarad na masusukat. Let's see. Ah, okay po. 45.2 kasi yan po ang may plus or minus 5% po. 45.2. So okay po ito. So yan po ay mga run capacitor na makikita natin. Ang kanilang range ng run capacitor is mag-start sila sa 1.5 to 100 microfarad. Ang voltage sa classification ng run capacitor is 370 or 440. So ito ay meron siyang 450. So it's okay. 440 or 450 voltage classification ng mga run capacitor. Ginagamit sa mga single phase na motor, like for example ang motor compressor ng mga window unit, split unit, ito po ginagamit diyan. So yan po ang voltage classification ng run capacitor, 370 or 440. And the capacitance start from the lowest range of 1.5 to 100 microfarad. So yan po ang run capacitor. While ito naman po ang start capacitor. So ang start capacitor, nag-range siya started from the range of 70 microfarad and full voltage classification.
starting from 125 volts, 165 volts, 250 volts, and 330 volts. Yan po ang mga classification ng voltage sa starting capacitor. So ang mababasa natin dito is 83 to 108 microfarad. Ito po, 83 to 108 microfarad. Titisingin natin to kung okay pa ito. Ito po ang starting capacitor. Gamit po ito sa refrigerator na motor compressor. So ang kanyang capacitance is nakasulat dito is 83 to 108. So meron po tayo na sukat na 104. 104 po ito na nasukat natin sa capacitance niya. So ibig sabihin ito po ay okay pa na starting capacitor. So ginagamit din po ito sa mga single phase na motor together with the series with the centrifugal switch. So ang centrifugal switch po ay nakikita natin sa loob po ng motor. Pero ang iba naman pag ginamit sa motor compressor, gagamitan siya ng relay. Doon po mag-open ang once na reach na ang 75% ng rotation ng motor, i-open niya 'yan. So na-disconnect na po ito sa linya ng motor. So yan po ang gamit ng starting capacitor ito po. Yun lamang po. So, simple lang ang pag-check. So once na na-check ninyo na meron pa siyang reading na naaayon po sa kanyang nameplate data, ibig sabihin niyan po ay okay. Pero once na bumaba na, for example lang sa run capacitor, for example, ito pong 30 microfarad, may marirede kayo, mga 15 microfarad, yan po ay hindi na okay kasi ang kailangan natin is 30 microfarad para maka-start ang compressor. So once na may na-reading po kayong mababa, yan po ay sira na po yan. Kailangan natin palitan ang capacitor. Yan lamang po. Maraming salamat po mga ka-survive.